Magandang gabi po sa inyong lahat. So, alas 9 na po ng gabi ngayon. Kakauwi ko lang galing sa trabaho. Ngayon po ay araw ng Martes, August 1, 2023. Okay. So, meron pong nagpadala sa atin ng panel gauge ng Fortuner. Okay. So, from Makati, so shout out po kay Miss Annie Wong. Miss Annie Wong, salamat po sa tiwala ninyo. Ito po, gagawin na po natin ito ngayon. Ang problema po nito ay blackout po siya. Okay, so ayan, meron pong... Ito po kanina pinalalabog, yung rider na po, yung rider po yung nagdala dito, at yung rider na nagdala, siya na rin po yung kukuha kinabukasan. Kasi yun po yung suggestion ko sa mga customer ko, kung gusto nilang ipalalabog, hihintay na lang ng driver, ng rider, yung... gauge para sila na rin, yung rider na rin po ang magbabalik doon sa kanila para alam po yung bahay. So, ganun po yung nire-recommend ko sa mga nagpapalalim. Okay, so yan, buksan na po natin to, no? I-inspect po muna natin para malaman natin kung mayroong mga any physical damage. So far, okay naman. Madumi lang po, pero malilinis natin mamaya. Okay, so yan. Okay naman siya, walang any problem. So, buksan na po natin, no? So, inspectionin po natin yung loob para malaman natin kung meron po siyang repair, na-repair na or nabaha. Okay. So, ayan. Okay. Ayan. Okay, docs. So, okay naman yung mga, ano niya, mga cover. Walang problema. Intact naman po lahat. Walang damage po dahil sa pagkakatanggal or any crack, wala po. Maayos po siyang natanggal. So ito po, gamit kung mag-DIY po kayo, gamit lang po kayo ng pry tool. Either plastic or bakal. So tanggalin nyo lang po siya. Tandaan nyo lang po kung saan nakaturo yung leader bago nyo tanggalin. Para madali nyo po maibalik kung saan po yung center niya. Okay? Yan. Dali lang po siyang tanggalin. Ito, tanggalin lang po natin siya. Lagay lang natin dito. Tapos, yung ating customer po, meron po, papagtanda rin po natin ang ilaw to. So, meron po siyang, meron pong, binigay ko po yung mga pamimilian or selection ng ilaw. So, nakapili po siya. Maganda po yung napili niya. Isa po sa mga bestseller yan. Okay. Papakita ko po sa inyo mamaya after po magawa. Okay. Tanggalin po muna natin to. Okay. Yan. Itong screw naman po nito, dalawa lang naman po yung ano, yung screw niya dito sa likod. Then the rest puro D-clip na lang po. Kaya hindi po siya mahirap tanggalin. Ang iingatan niyo lang po yung pagtanggal po ng LCD. Kasi baka mabasag po yung LCD, wala pong nabibili nito. Talagang pag nasira po siya, bibili po kayo ng buo. Mahal po kasi yung buo nito, nasa ang second hand dito, nagre-range po ng 10 to 15,000. So, ang brand nyo naman ay nasa 25 to 30,000. So, mahal po talaga siya. Okay, ito yung LCD niya. Ingat lang po, medyo masailan po kasi yan. Okay. Palit ko muna itong panghina. Kasi magpapalit tayo ng mga pyesa. Okay, so far, good naman po itong board. So, wala naman pong nagalaw. Fresh na fresh po talaga siya. Nakatagalan na lang po, kaya nasisira yung pyesa. Ang lifespan lang ng mga electronics gadget, electronics component natin ay usually 5 years based on sa manufacturing industry. Then, beyond 5 years, bonus na po siya. Bonus na po siya, ganun din po yung mga LEDs. Papagtandin po natin itong LED na niya para kasi medyo maitim na rin siya. No? So, okay. So, it will take around 1 hour. 1 hour. 1 hour po. 1 hour. Balikan ko po kayo. After ko ma-repair, so, papakita ko po sa inyo. Then, para makita niyo rin po yung outcome. Okay na po siya. Sige po. Balikan ko po after magawa. Go. Ito na po mga kaibigan. So, napalitan na po natin ng mga pyesa. Ito po yung mga pyesa na tinanggal natin. So, 14 po yan. So, mga IC, capacitor, diode, pati po yung mga LED.
So lahat po yan, isasama na po. Isasama po natin siya na i-ship papunta sa customer natin. SOP naman po natin yan para makita po nila yung mga piyesa po. So okay na po ito. Ipapower on na po natin. No? Isulay na po natin siya para makita natin. Layo ko muna po yung ilaw para makita nyo po na maliwanag po siya. Ayan. Blackout po ito. Kahit na-supply nyo po ito, wala pong nailaw talaga. Ngayon, tingnan natin. Okay, 1, 2, 3. Ayan, no? Ang ganda na. Kapapalit lang po natin yung ilaw. Napakaliwanag po ng ilaw niya. So, bilangin po natin, bali yung LED po na pinalitan natin na kulay puti, total po niyan ay 21. Base na na rin po dun sa description ko sa mga vlog ko. So, bilangin po natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ayan. Okay na po mga kaibigan, sakto po. So, ang gagawin naman po natin, ilalagay naman po natin ito sa kanyang board na, sa kanyang ano, sa casing niya dito. Pero bago po natin siya ilagay, kailangan po muna linisin niyo po muna yung paglalagay niya. Yan. Kasi po yan, pinamamahayan po yan ng alikabok. Madumi po yan, loob na yan. Pati po itong plastic na ito, yan ang ingitin mo. So tanggalin niyo po yan. Nakaflip lang naman po yan lahat. Kaya wala po kayong alalahan niyo yan. Yan, punasan po natin. Okay. Ayan, ganda na. Wala na yung dumi. Ito, ganun din. Ayan. Okay, good. Tapos, isalpak lang po muna. Isalpak na po natin ito. Okay. So, dandaan lang po na pagsasalpak, baka po mabali po yung board. Malambot kasi yung board niyan. Okay. Then, yung LCD po, ikabit na rin po natin yung LCD. Okay. Ingat lang po dito sa LCD kasi ano to, babasagin siya. Okay. So, ikabit muna natin to, no? Yan. Tapos ito, pag binalik niyo po ito, make sure lang po na madali po siyang mailusot. Kasi pag matigas po siya, baka yung kung paa niya meron tumatama. So pag pinuwersa niyo po, mababali po yun. Okay, then ito naman. Ito po yung ating napili ng customer. So meron na pong color combination yan. So kulay blue. Okay, 0 to 3. Tapos pink. Yan, pink. Ang ganda ng pink. Medyo light lang yung kulay, no? 4 to 6. Ganun din po ito, itong kilometers. 0 to 100 blue. Tapos 120 to 200 pink. So, ganun din po itong mga letter sa temperature at saka sa gas. So, yan, ganda po niya, oh. So, yan, okay. Ikabit na po natin siya, no? Ayan. Ayan, madali lang po pagkakabit niya, mga kaibigan. Tapos ito. Ito, make sure lang po yung mga needle ninyo. Kung paano nyo po siya tinanggal. Kung saan po nakaset yung pagtanggal nyo po kanina, ibabalik nyo po siya doon sa dating setting niya. Kasi pag nag-calibrate po yan, at mali yung setting nyo, mali din po yung ano niya. Yung calibration niya. Ayan. Huwag niyo pong masyado ikakabaon. Kasi pagkakibinaon niyo masyado, sumasayad na po dito sa plastic. Ang tendency po nun, kapag umandar na po siya, nai-stuck po sa isang lugar, hindi na po siya nababa. Okay. Ayan. Pagka medyo napasagad yung pagbaon ninyo, iangat niyo lang ng konti. Okay, so ganun din dito. Set nyo lang sa 0. Ayan, okay.
After nyo iset, ikuti nyo lang 360. Okay. Ayan. Pakaramdaman nyo kung may nasayad. Pag may nasayad, iangat nyo. Ibalik nyo sa dati. Okay. So, wala namang nasayad. So, iset muna natin siya sa pinakataas para makita natin mamaya na magka-calibrate siya. Okay. So, then, ito naman po. Ayan. Punasan po natin ito. No? Ayan. Ganda, oh. Pakintabi natin yan. Para magmukhang brand new po siya. Ayan. Okay. Pati itong needle, oh, linisin niya na rin. Okay, good. Then ito, lilinisin po natin to ng acrylic cleaner. Para mas mukhang mas makintab siya. Ayan. Ganda na. Ayan, okay. Ayan, linis na oh. Bagong-bago na. Dahil niyo pa bumili sa kasa nito. Ayan, okay, good. Ayan. Then, punasan nyo ulit ng basahan na isa pang basahan ng mga medyo hindi gaano yung gamit at malinis na. Ayan. Para mawala po yung mga natitirang pangpapintab. Lalo po siyang pumintaw. Ayan. Okay. Ayan, pwede na mo kayo manalamin. Maganda. Ayan. Okay. Ayan, kapit na po natin dito. Ayan, ang ganda. Ang hitab. Oh. Diba? Panahalo. Okay, let's go. Power up ulit natin. Para makita natin yung resulta niya. Pinaka end product. Okay. So, ayan. Supply natin. 1, 2, 3. Yan, bababa yan. Yung ganda, ang linaw. Yan. Okay. Panalo. Ang baba ng mileage niya, oh, 59,134 lang. Hindi siya masyadong gamitin, no. Oh. Ang ganda ng color combination niya, oh. Pink at saka blue. So, 'yan, okay na. Good to go. So, okay na po ito, mga kaibigan. Okay, so Miss Annie Wong from Makati. So, maraming salamat po sa tiwala ninyo at suporta dito sa panel gauge nito. At mga kaibigan, yun aking contact number at kung saan po ako nagsiservice. Check nyo lang po dun sa description ng bawat vlog ko sa YouTube. Okay, then contactin nyo lang po ako. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa suporta ninyo. Salamat po.